Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you life stories of Filipinos. Welcome back po sa Pinoy Cafe at hello po sa inyo. Ang istoryang itatampok po namin ngayon ay mula po sa isang lalaki at ang kanyang nakakahabag na liham para sa kanyang ina. Simula na po natin ang kanyang kwento. Dear Mama, asa na po kayo? Nababalo na po ako dito dahil sa sobrang pangungulila ko po sa inyo. Parang tunetonelada ang bigat na nararamdaman ko po ngayon dahil gustong gusto ko na po kayong makita. Ma, meron na po tayong sapat na salapi para makapunta at makakain sa isang mamahaling restaurant. Makapamasyal at lalong-lalo na pwede na tayong pumunta ng beach at magtampisaw sa kasing linaw ng kristal na tubig ng Boracay o kahit saang beach. Bakit kailangan mong pumanaw at magdusa nang hindi man lang nakakaranas ng kaginhawaan sa buhay? Ni hindi mo man lang natamasa ang bunga ng pagsusumikap mo sa napakahabang panahon, hindi ko maiwasang magsiklab sa galit sa biglaan mong paglisan. Kahit na ikaw nagtitiis sa sakit dahil sa sakit na stomach cancer, ay ako pa rin ang iyong inaalala dahil sa mukha akong nabawasan ng timbang. Mama, 2 buwan na ang nakakalipas simula nung iniwan mo ako. Sa tuwing gigising ako sa umaga, inaantay ko na babatiin mo ako sa hapagkainan para kumain ng almusal, ng kanin at tuyo. Umiiyak pa rin ako tuwing gabi dahil sobra ang pangungulila ko po sa inyo. Nung ako ay nasa elementarya, ang hirap po ng buhay natin. Tayong 2 nakatira sa isang barong-barong na walang maayos na kusina at uling ang gamit para makapagluto. Bago mo ako isilang dito sa mundo, ikaw ay lumaki sa isang bahay ampunan at ang iyong kabiyak na aking ama ay isang ulila din. Dahil kapos sa pera at walang pambayad sa pangrehistro ng marriage certificate, gayunpaman, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pareho kayong nagbabanat ng buto nang biglang namatay si Papa nung ako ay 1 taong gulang pa lamang. Kaya naman ako ay nasa maliit na kariton habang ikaw nagtatrabaho bilang dishwasher at janitor sa isang restaurant. Dahil hikaw sa buhay, madalas ang ating ulam ay tuyo at kanin, minsan ay toyo. Isang araw, naumay ako dahil palagi na lang ganon ang putahing kinakain natin. Nasigawan pa kita at nagre-reklamo dahil gusto ko ng ibang pagkain. Dahil sa dalas kong pag-iyak, dahil gusto ko ng ibang pagkain, kinuha mo ang iyong kaunting ipon at dinala mo ako sa isang fast food restaurant at umorder ka ng fried chicken at kanin. Ako lang ang inorderan mo at sinabi mo na hindi mo gusto ang manok at pinanood mo akong kumain. Madalas din akong tuksohin sa paaralan dahil sa pananamit at mga sira-sira o lumang-luma na gamit ko sa eskwelahan. Sinusuway naman sila ng guru ko, ngunit inuulit pa din nila. Isang araw, hindi na ako nakapagtimpi pa at nasuntok ko ang isa kong mayamang kaklase dahil sa pangungutya sa akin. Umiyak siya at nagsumbong sa aming guro at kanyang mga magulang. Pinatawag ka sa eskwelahan at hinarap ang pamilya nung nambuli sa akin. Sa halip na siya ang humingi ng paumanhin ay ikaw pa ang nasisi dahil hindi mo daw ako pinapalaki ng maayos. Hinusgahan ka pa na dahil sa ginawa ko ay lalaki akong kriminal at bastardo kung hindi mo ako didisiplinahing mabuti. At sa halip na ikaw ay magalit, ikaw ay nagpakumbaba at humingi ng paumanhin sa batang bully at sa kanyang pamilya. Kinurot mo pa ako sa tagiliran para lang mapapayag mo akong humingi ng tawad sa kaklase ko. Habang umiiyak akong humihingi ng tawad, ang aking mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa mamuti ito at parang wala ng dugo. Hindi dahil sa nahihiya, kundi dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Sobrang tindi ng galit ang nararamdaman ko para sa sarili ko kaysa sa iyo, Mama, sa aking guro, sa nambuli at sa magulang nung nambuli sa akin. Noong araw na iyon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mo na mararanasan na ikaw ang hihingi ng tawad
at maaapi. Alam ko ding mas lalo ka pang nagbabanat ng buto dahil umuwi ka na lang kapag kailangan mong matulog at kahit paano ay hindi tayo nagutom, mayroong damit at napag-aral mo pa ako ng kolehiyo. Dahil gusto kong suklian lahat ng pagsasakripisyo mo, ay nagsunog ako ng kilay at sinubsob ang aking sarili para makakuha ng mataas na marka nang sa ganon ay makakuha ako ng magandang trabaho. At tayo ay nagtagumpay. Nung gabing natanggap ako sa trabaho, binalita ko ito sa iyo at sinabing magpahinga ka na at ako naman ang magtatrabaho. Subalit, tinanggihan mo ito at nagpatuloy ka pa rin sa pagtatrabaho. Sabi mo, kailangan ko ng mas magandang damit at panahon na para makipag-date ako. At kahit anong pilit kong kumbinsihin kayong huwag na magtrabaho, ay ayaw po nyo. Nung sinabi ko pong dadalhin ko po kayo sa isang magandang restaurant para kumain, pero pinilit po ninyong huwag na pumunta. At syempre, hindi ako nagpatinag at napilit ko po kayo. Pero ang totoo ay ipapakita ko sa inyo ang rental space na para po sa inyong bagong restaurant. At nung sinabi ko pong para sa inyo iyon, para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Kayo ay nabigla at sinigawan ako na i-cancel ang kontrata at huwag mag-aksaya ng pera. Ngunit baka sa inyong mukha ang tuwa at kayo ay napaluha. Kalaunan, nakapagpa-blessing at opisyal nang nagbukas ang inyong restaurant na ipinangalan nyo kay Papa. Nung araw ding iyon ay ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko po kayong masayang-masaya. Bala sa mga bumisita na nakikipagkwentuhan at tawanan. Napakaganda po ninyong pagmasdan. Makalipas ang ilang araw, nauna akong nagising kaya naman bigla akong nag-alala dahil madalas kayo ang gumigising sa akin. Nakita ko po kayong nakahiga sa kama, pinagpapawisan at halatang sobrang sakit ang inyong nararamdaman. Sinabi ko pong magbihis kayo at pupunta ng ospital. Pero tumutol kayo dahil sa tingin nyo, napagod lang kayo kagabi sa pag-aasikaso sa restaurant. Magtatanghali na at hindi pa din kayo makabangon. Nagpasya na akong dalhin kayo sa ospital. Maraming mga laboratory tests ang ginawa at na-confine din kayo sa ospital. Tumututol kayong hindi na magpa-ospital at sinabing lilipas din ang sakit. Ngunit hindi ako ulit nagpatinag. Karaan ng isang linggo, naka-confine pa din kayo at lumabas na ang resulta ng mga laboratory test. Nung nag-rounds ang doktor at sinenyasan akong lumabas ng kwarto nyo. Sinabi niya na meron po kayong stage 4 stomach cancer at dahil malala na ang sakit po ninyo, hindi na kayo pwedeng ikimo at ilang buwan na lang po ang nalalabi nyo dito sa mundo. Hindi ko maramdaman ang aking mga binti at biglang nanlambot na parang noodles ng pansit at ako ay bumagsak sa sahig. Meron pang sinasabi ang doktor ngunit hindi ko siya marinig. Hindi ko maatim na humarap sa inyo nung araw na iyon dahil wala pa akong tapang at lakas ng loob. Namalayan ko na lang nasa loob ako ng isang chapel ng ospital umiiyak na nagdadasal. Nagdesisyon ako na gugulin ko ang lahat ng natitira niyo pong oras na kasama kayo. Nagplano akong magbakasyon tayo at maglakbay sa Pilipinas na hindi pa natin napupuntahan. Dahil pangarap po ninyo na makapunta sa beach, yun po ang una nating destinasyon. Nagpaalam na akong magre-resign sa kumpanyang pinapasukan ko. Ngunit sinabi ng manager ko na pwede akong bumalik kapag ready na akong bumalik sa trabaho. Subalit, dahil sa matinding sakit na inyong nararamdaman at hindi kayo makakain, pinayuhan tayo ng doktor na magpahinga at pinagbawalang bumiyahe. Kahit na hindi nyo po tinanong kung anong sakit nyo, alam kong alam nyo na malubha ang inyong sakit. Kitang-kita ko sa inyong mga mata at madalas nyo akong niyayakap ng mahigpit at matagal at nakakatulog na hawak ang aking kamay. Noong mga panahon na iyon, kahit may malubha kayong sakit,
ako pa rin ang inyong inaalala. Anak, huwag kang magpupuyat. Pumasok ka sa trabaho mo o kaya'y maghanap ka ng nobya. Huwag mo akong intindihin, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, gagaling din ako. Nandito lagi si Mama, hindi ka iiwanan. Mga wika niya sabay tatagilid at halata mong umiiyak. Pumanaw kayo noon pagkalipas ng isang buwan. Mama, gusto kong maranasan mo ang iba't ibang klase ng putahing pagkain bukod sa tuyo, kanin at toyo. Gusto kong magbakasyon at magbiyahe tayong dalawa para makita ang ganda ng mundo. Ang mundong napakalaki na kahit iunat mo ang inyong mga binti ay hindi sasayad sa pader ng ating maliit na barong-barong na bahay noon. Gusto kong makita ang pamamahala mo at ikaw na ang amo ng iyong restaurant at galak mong binabati ang iyong mga customer. Gusto kong masaksihan mo ang aking magiging kabiyak at kayo ay magbanding o masilayan ang mga apo mo at babasahan mo sila ng libro bago sila matulog. Ma, ngayong ako ay may sapat na salapi at maayos ang aking pamumuhay, sapat na para ako na ang mag-alaga sa inyo. Ngunit, nasaan po kayo? Kahit sa pagtulog, ang nasa isip ko, dahil lumisan kayo nang hindi nyo man lang naranasang mamuhay ng ginhawa ng matagal na panahon. Iniwanan nyo po ako na nagsisimula pa lang tayo. Sa tingin ko po, hindi ko kayang mag-isa. Bakit iniwanan nyo po ako bigla? Ma? Ma, isa po kayong napakadakilang ina, aking hinahangaan at bayani sa aking mamata. Habang buhay kong dadalhin sa akin ang iyong mga alaala at ibabahagi ito sa aking magiging asawa, anak at sa aking magiging apo sa hinaharap. Alam ko pong hindi ko masyadong nasabi sa inyo noon na mahal na mahal ko kayo, pero labis ko po kayong mahal na mahal. Alam ko din pong nasa maayos na po kayo ngayon, kung saan man kayo naroroon. Pahinga na po kayo at hanggang sa muli po nating pagkikita. Nagmamahal, iyong anak. If you like the story, please give it a thumbs up and hit the subscribe button for more. Thank you.